Ang gagawin po namin ng aking tatay ay gagawa ng silo ng labuyo. Ito po yung pagaladlad at ito po yung CI. Bago, ito naman po yung lalagyan ng bag, yung lalagyan po ng labuyo. Dito po ipapasok yung ano, yung labuyo. Ito po. Yan. Bago po, pag nakapasok na, dito po yung ulo. Bago, tsaka naman po ilalak. Bago po, ito po yung sa ano, sa paa po. Lalagay po sa paa. Bago, sasalpak po dito po. Bago, ito naman po yung paltak. Ito po yung susuot dun sa butas ng pagaladlad o kaya dun po dun sa CI po. Ang gagawin ko po, isi-set up ko po yung CI sa lupa. Kung paano po yan, ipapakita ko po sa inyo kung paano maglagay yung isang mga ngati ng CI at saka yung manok sa gitna. Ito pong CI. Nauna po, manap mo muna ng lugar na medyo patan siya. Yan, linisan. Yan. Ganyan po. Pag malinis na po itong CI, tanggalin yung pagkatali nito. Yan, ganyan. Hanapin po nito. Itong CI nga pala, ito po yung diamond na uri ng CI. Diamond po ito, mahaba. Ang paltak po nito ay 5. Opo, 5 po. Meron po kasing CI na kwadrado lang yung tinatawag na square. Yun po ang paltak naman ay 4. Ito po mahaba po ito. At ano po talaga to, sarado po talaga to. Yung 4 po na sinasabi ko, may bukas po yon sa pinakataas. Yung gitna po muna unahin natin. Ganyan. Kailangan i-baon sa lupa yung paltak. Yan. Ito. Nakadulo. Yan. Ganyan po. Baon din sa lupa. Ito po yung pinakabagting niya sa gitna. Yan. Kailangan po ibaon ng mabuti para hindi mabunot. Kailangan hilahin po to ng maigi. Ayan. Kailangan bumunin po sa kabila. Tapos itong dulo po, itali po ito sa kahoy. Ganyan. Para once na kung may mahuli man labuyo dito sa gitna, kahit na mabunot itong paltak na ito, ay hindi pa rin po makawala dahil nakatali po ito sa kahoy. Kailangan po yung mga silo niya ng CI, kailangan nakatayo po siya. Medyo paalis po, papalabas sa silo. Papalabas po dito. Papalabas. Medyo nakaslan po ito. Yan. Tapos, yung manok po, kailangan sa gitna mo siya. Sa gitna nitong CI, ganyan. Nakatambang na po yan. Tapos yung itong tali naman, kailangan nakatali din po ito sa kahoy. O kaya sa tainga po ng CI, katulad dito, pwede po dito. Yan. Yan. Kailangan po kung may manok, tantayin po na hindi po umabot yung ulo niya dito sa may CI.
ganun dito, dito at dito. Kasi pag umabot po yan, mahuli po siya ng sariling CI. Yung tinatawag na pangati, dito po yan naka tali sa gitna. Yan. Tapos yung ito namang isa, ito yung tinatawag na pagaladlad. Palagadlad po. Kailangan na nakaano po ito. Naka latag din po. Ayan. Kailangan nakatayo din po ito. Ay, nakaganyan po. Ang purpose naman po nito, meron po kasing labuyo na ayaw sumalpok sa pangati. Once na duman po dito, maaaring mahuli po siya kahit hindi sumalpok sa pangati doon. Sa labuyo na pangati. Yung dulo din, metale, itali din sa kahoy para kung sakaling masilo siya, pag lumipad yung labuyo, hindi po siya madala dahil nakatali po. Okay po, maliwanag po sa inyo yung ating ilustrasyon tungkol sa CI. Ito po yung panghuli ng mga ati sa labuyo. Ako nga pala si Paolo, maraming salamat po sa pagpanood ng aming video ito.